hello, hello. Kakain tayo ngayon ng Pad Thai, ang isa sa pinagmamalaking pagkain ng bansang Thailand, kung saan nagtrabaho ako ng halos 6 na taon. And habang ninangasap-nasap natin ito, pag-uusapan natin ang pagkabongga-bonggang opinion ni Yuri Bruce. Marami nang nauna, pero hindi masamang humabol. Sinamahan din natin ang onigiri, dalawa. So meron tayong medyo expensive na dish and meron tayong ang price at Chipanga. This is only 49, that's barely 25 pesos. Ang isa, this is a little more than 1,000 yen, which is 500 pesos. But one thing is sure, this is super delicious. Ang pinili ko is seafood and spicy. Mahiligaw sa maanghang. Tamang-tama sa anghang na ipinakita ni Yuri Bruce. Insahirada. Oo, kaya huwag na tayo magpatumpik-tumpik pa. Banatan na natin ito at pagkwentuhan na natin ang pinakasikat na Pilipina sa moment na ito. Si Yuri Bruce. So bukod sa lemon tea, meron tayong cola. Ito yung tira ko pa ng isang araw, so uungungin na lang natin to. Total ka konti na. Pag may ganito talaga ako, pancit or pad thai, automatic meron akong cola. Kasi wala rin kwenta. Di ba meron naman tayong pares-pares ang pagkain, meron tayong kanya-kanyang love team. At yun ang love team ko. Pasensya na kayo sa lahat ng mga nagmamalasakit sa akin. Okay! Tigiligiligiling. Ayan. Okay. Yes. Yat. Sarap. Anghang talaga. Pasensya na sa naiingayan sa akin na kumain. Ewan ko, maingit talaga kumain. Pero pilitin natin kontrolin para doon sa mga naa-annoy. Kasi meron doon siyempre ilan. May nabasa akong isa. Last week, yata yun. Magalit ka na. Nanghirap kontrolin kaya. At saka ganun talaga yung purpose ng ano. Total, medyo nilalagyan natin ng touch ng mukbang. Although hindi siya ganun kalaki, karami. Ganun talaga. Yung the sound is very important. It is an important ingredient sa ganito mga palabas. At iparamdam mo sa kanila yung sarap at isang napaka mayuming kapaligiran na magbibigay sa'yo ng extra power and peace of mind sa tunog na ibinibigay ng iyong nguya. Diba? Kaya ganun na lang. Parang hindi na tayo magtalo. Manood ka na lang kasi. Kuha tayong baso. Sa mga always on the go, na nandito kayo sa Japan, tapos hindi pa kayo masyadong loaded. I mean, hindi pa masyadong loaded yung pitaka nyo. Pwede ganito lang. Nakakabusog siya. Masarap pa siya. And Japan, Japan!
Di ba, Umpeg? Sumasarandami ako nilang kultura. Di ba? Hindi naman sa pagtitipid. Habang pinapanatan natin ito, panoorin na natin ulit ang controversial na video ni Yuri Bruce. Okay. The two women right there in the background earlier, you can definitely determine that they're like uneducated. No, you shouldn't marry. Don't marry someone who has a squatter-like behavior. If you're planning to marry a Filipina, you should pick someone who has a good family background. Don't choose someone whom you just randomly met off the streets without knowing what the person is all about. And yeah, just like the two women right there in the background earlier, you can definitely determine that they're like uneducated, no manners, trashy behavior, with a squatter-like attitude. Hay nako. Mga walang kaingat-ingat. Kailangan ingat tayo ng pagbibitaw ng bunganga sa social media. Kaya ako, sabagay ako, wala akong script kung ano rin lang lumabas sa bibig ko, pero pinipilit ko na hindi ako makaka-offend ng tao. Maka-offend man ako, di yung ipinapaliwanag ko ng todo para gumaan yung anumang magiging kasalanan ko. Pinag-iisipan mo ng mabuti, diba? So sabi nga ni P.A. Wordsbox, isang tanong sa kanya sa Binibini Pilipinas, think before you click. Ganon. Eh ako nga eh, matagal na panahon ng gusto kong maglakad-lakad dito sa Japan, dito na sa mga ano, dito na sa mga kanto-kanto dyan, nang nakapek-pek short. Pinag-iisipan ko muna ng mabuti eh. Hindi ganun katali eh. Ay nako. Dapat, careful ka. Yun yung sinasabi natin na kailangan ano ka, sensitibo sa kapaligiran mo. Hindi ko alam kung nakakatulog pa siya ng... Nakakatulog pa siya ng ayos. Sa bagay, bago niya nilabas to, mukha na talaga siya hindi nakakatulog ng ayos. Mga salto yan. Mukhang stress, ang bruha. Well, mulit-muli natin paiiralin yung ating ano, pagiging ano, respectful. Kung wala siyang respect sa, nasabi ko na doon sa isang ano ko, diba, sa isang reaction video kay Bertis. Eh, Congressman Bertis, sa kumakatuan sa OFW na nag-inarte sa airport. Na kailangan, kung ayaw nila mabigay ng respeto sa iba, eh di tayo magbigay sa kanila. Hayaan natin sila. Para mas lubos nilang maramdaman ang kahalagahan ito. Negative kasi talagang parang tinira niya ang mga Pilipino. And maybe alam mo, maisip ko habang pinapanood ko siya, hindi ko talaga siya napanood sa kanyang kabuuan, is siguro meron na siyang ano, konting hidwa anong mga nasa likod niya. Baka nagkabanggaan sila sa palengke, simbahan, or Zumba. Alam mo yun? Or nagkasagasaan sila sa araw na sinot yun. Na ikina-imbyerna nitong si Yuri. Parang ganun, siguro. So dapat amin na buong sambayan ng Pilipino, lalong-lalo na nga mga kababaihan na siyang tinitira dito. Ano yung mga dinadakdak niya laban sa mga Pilipina na huwag daw papakasalan ng mga foreigners? Number one is, teka, I have a list. Inilist ako talaga. Ito. Kailangan, not necessarily in order. Kailangan may ano, kailangan hardworking ka. O, diba? So, konektado nito rin sa huwag kang aasa ng pera sa iyong magiging jowa. So, huwag maging gold digger. Parang gano'n. Na ang nasa isip lamang ng mga Pilipina pag nakakita ng kano. Sa atin man din kahit German, Australian, or Brazilian, basta maputi-puti. Kano. Nung una-una yun, ha? Nung mga panahon nyo. Ayun. So, parang ano, parang nakakapag-init talaga ng ulo kasi... Parang siya lang yung ligtas, parang generalize niya lahat. Parang ganun.
Kabaliktaro sa sinasabi ko kanina, ha? Nabigyan natin siya ng ano, ng space. Ng konting ano, konting parang sa manampakinggan ng pangunawa sa ganitong kaso. Bigyan natin siya ng konting space ng innate na kabutihan sa kanyang sarili. O kasi naniniwala naman ako, hindi naman walang likas na masamang tao. Meron ba? May kilala ka. So yun. So, huwag pa rin nating ano, babanatan ng toto yung kaloob-looban ng kanyang pagkatao. Dito lang tayo sa video yung ginawa niya. Huwag na nating uri natin pa yung mga mag-anak. May mga nag-i-resource pa kaya. May mga ganun pa sa tinding galit. Na talagang pinagbabantaan. Pati pamilya guguluhin. Huwag naman ganun. Siya na lang guluhin nyo. Ewan ko kung matatahimik pa siya nito. Diba? Ba't siya nagpakapasok-pasok sa ganito? May mga taong hindi muna nag-iisip. Naawa ako sa kanya because alam mo yun, yung psychological, mental abuse na kanyang tinatamasa ngayon. So, konting hinay din lang tayo. Huwag na masyadong magpaka-personal na, ano ba, mga ganun. Yung ano na lang, yun na lang, ganun na lang. Unawa pa more. O, kasi baka nakainom siya, di ba? Or nasa, ano, nasa silak mo ng galit at baka may nakabangga nga siya nung araw na yon. Baka mga 5 minutes pa lang nakakalipas, di ba? May mga taong ganun, ha? Sobrang pagkakademonyo sa oras ng may kaaway, pero after nung mahimasmasan, super ano, super sorry. The problem with this girl is that, may nabasa ako, Ajay, na lumabas to, na she wouldn't apologize sa isang comment section. Hindi man mahal mag-apologize, oh eh. Ang pag-apologize, hindi lang dahil may nagawa kang mali, kundi para lang maayos ang sitwasyon. Hindi lahat na nagsosorry may kasalanan. Apologizing does not always mean that you are wrong. At gusto mong magkaroon na ng tuldok ang lahat ng ito. Sa parting ito, ewan ko kung matutuldok ka na ganito mabilis. Para ngayon palang umiinit. Ay, nako. Ano pa mga sinabi niya? Huwag pakakasala na may mga trashy behavior and squatter-like behavior. Apa? Aangal dito yung mga ano. Maraming aangal dito. Lalong-lalo na yung mga tinamaan ng word na squatter. Yung tipo mga nabibilang sa, ano na, sa mahihirap talaga. O yung literal na talaga nakatira sa squatter's area. Nasa squatter's area lang? Trashy behavior na? Meron pa siyang sinabi na ano, speak English very well. Pero, well, it is really needed. Pero baka yung kakaintindihan ng jowa mo. Hindi ang pwede senyasan na lang kayo. Kung gusto magluto, senyas na lang ng senyas. Kung gustong makipag-sex, senyas na rin lang. So you really have to speak very well. But Pilipino pa, ay lahat naman tayo nakakaintindi. Nahihiya lang yung ibang magsalita, pero lahat tayo marunong mag-Ingles. Naniniwala ako doon. Sa kahit anong pamamaraan, marunong tayo dyan. Eh, siya naman hindi rin ganun kagaling. So dapat hindi niya sinabi yun. Alam mo, may ano siya. Okay sana yung punto niya, kaya lang hindi maganda yung approach. Pwede na sana na nakadirekta sa Pilipina mismo na kung mag-aasawa tayo, dapat i-consider natin ang mga ganitong bagay. Una, kailangan talaga may puso. Huwag yung, oh, hindi ko nilalahat ha, yung mga may konting pa-sweet, pa-humble. Pero may mga ilan na talagang tumitingin lamang sa aspetong pinansyal ng lalaki. So, di ba may truth? Reality? Pero, in-discarding nga niya kasi iba. Parang may galit. Parang, siya lang ang okay. Ganun. Tama rin yung sinabi niya na kailangan equal ang treatment. Siguro yung treatment niya is yun, no? Yung ibig niya sabihin is dapat ibigyan pareho ng equal na attention na tumulong sa pamilya pero tulungan mo rin ang sarili mo. Which is not bad at all. So, doon pa rin yung pupunta. The bottom line is, pangit ang kanyang tirada. Ganun yun. Nakasakit talaga ng damdamin. Kahit ako medyo na-hurt, ha? Umayaw yung bote. Tumigil ka. Kunapot, kinamin nga kita. Feeling ano siya? Feeling rejected. Ah, ito ang tunggayin natin. So, ganun ako minsan pag nakadisplay lang yung skola, meron akong tubig.
Ito nga, hindi ko pa natatapon. Ayan, oh. Sasabihin niyo, hindi ako nagtutubig. Ayos na niya. Okay, so ganun. Tapusin ko lang to, okay? Kaya kong dalawang order nito. Okay. Madaling magpatawad ang Pilipino. O wag na yun. Madaling makalimot ang mga Pilipino sa mga kasalanan ng kapwa Pilipino. And itong si Yuri Bruce, alam ko makakabawi pa rin to. Mahihirapan na siya makabangon sa kung ano man ang meron siyang business. At siguradong apektado rin yung kanyang mga paglabas-labas na yun. Sa, siyempre hindi may iwasan na meron siyang takot. Kasi nga maraming galit. Lalo pa sa panong ito. Pero sa banda banda riyan, siguro mga 25 years from now, mapapatawa din siya ng hukbong kababaihan ng Pilipinas. Oo naman, likas tayong mapagpatawad at mababait ng mga tao. Naniniwala ako dun. So sana magsisi siya, mag-apologize siya, public apology, kaunting, dagdagan niya ng kaunting cry-cry moments para makatulong, and that's it. Maghihilom. Mababawasan ng konti yung silakbo ng galit na nararamdaman ngayon ng mga tao against her. Because hindi talaga maganda. Huwag natin masyadong yuyurakan ng kanyang pagiging individual dahil hindi natin siya lubos sa kilala. Ang pagbuhusan natin ng galit ay itong nangyari lang ito. Yung tipong sa galit eh. Nasasabunutan niyo na pala yung best friend niyo. Yung mga ganong moments, sobrang galit mo. So, ayun. Pinagsabay natin ang tamis anghang na bigay ng Thailand sa mundo, ang Pad Thai. At ang maanghang na walang katamis-tamis na peg ngayon ng mga Pilipino towards her. Kawawa rin siya. At, well, kagagawa niya yun. So, kailangan niya magkaroon siya ng reflection, self-reflection. Pagkaroon niya mabuti yung mga anggulo kung paano siya makakabawi sa mga taong apektado nito. And pray. Ganun dapat. Basta, may kasalanan man o wala, matuto tayong magpakumbaba. Hindi ko sinasabing mapagpakumbaba ako to the max. I'm still learning. I'm still trying, trying very hard na magkaroon ng humility. Because I think this is one great character na dapat meron tayong lahat. Para sa isang masaya, mapayapa, at love-filled na environment. This is Fender Bottles. I gotta get to say must and Robotology pa more.